Hello friends, welcome to our family. Let's meet our parents. A round of applause, everyone. Please don't skip our videos. Watch na. Hello vlog! For this video po ay nag-interview po tayo ng isang street food vendors. Meron po siyang binibentang mga quick hotdog na prito, kikiam, and of course yung napakasarap po na isaw, proven, and buttered chicken. Meron din po silang chicken skin. So ito nga, first ay video po muna tayo ng kanyang mga paninda. So ayan, sila po ay located po sa Caldos, Avocado Street, Isulan, Sultan Kudarat. Ayan po, pumunta po ako dyan tanghali kasi po kami po ni Zoe ay naghahanap ng drumstick. Si Zoe po kasi drumstick po yung favorite part niya sa chicken. Kumakain naman po siya ng ibang parts pero mas nauubos niya po kasi yung drumstick kaysa po sa mga ibang parts. So madami na po kaming napuntahan ni Zoe dyan, nagbebenta ng manok, but wala pong drumstick. Kaya po napadpad po kami dyan. So nag-video na din po ako. Pati liog, kinisi. Oo, ma'am. Sige, apat niya, Wala ka proven? Binaluto ko, ma'am. Sige, pwede ko ulaton. Oo, ma'am. Ma'am, ning apat, ma'am. Ari po, kuya. Nagpila diri, sa isaw. Bye, ma'am. Bago ko ng sa akin nga pong kakulitan ay binigyan po tayo ng chance ni Kuya na pumasok po sa kanyang tindahan. And nabigyan din po tayo ng chance na makapag-video po kung paano po ginagawa ang kanyang mga food products, street food products. And nagkaroon din po tayo ng chance para ma-interview si Kuya. So pakinggan po natin ang ating interview sa isang street food vendors. Ikaw lang nagatimpla, Kuya? Oo, ma'am. Ari, ano ni isaw? Chicken skin na si ma'am. Chicken skin. Ay, wow. Ah, naka-stick na gali? Oo, ma'am. Fresh na fresh ba? Hindi maano ang stick. Ma'am, gaya na mo naman yung nakasanayan simula. Tama, no, budlay gali pag ano, no? Meron man ibang nga, kuhan? Yeah. Nga. Hindi na tusok pa. Oo nga. Luto na. Hey, bye. Wala tong bata mo. Nag-eskwila, ma'am. Oh. Ay, nag-imog ulit project. Ipila rent yun, Dre, kuya? 6, ma'am. 6,000. Apo. Proven na. Oo. Tapos 20 ngayon isaw. Apo. Pine-prepare po ni Kuya yung aking order. So, lahat-lahat po ay
160 pesos. Pero yung bit-bit ko lang po, sa kamay ko po ay 150 pesos. Sabi ko ay, kuya, kuya, bawasan mo na lang ng dalawa. Sabi niya, sige lang ma'am, minsan lang naman ito. O diba, sinabi ko na rin na suki ako dyan. Ayaw ko naman pong malugi si kuya. Pero, nag-insist siya. O diba, ako pa ba ang aayaw? Always ko talaga bakal. Uy, gawin man ka damo, malugi ka na sa akin. Sige lang, gamay lang. Damit lang tong inyo suka. Yan, suka. Thank you so much. Ruben, maubos mo per day, kuya. Pagpang naman, 2 ka kilo. Tapos, kay sabi, wala man. Ah. Dapat ang isaw ko, makaubos ko 3 ka kilo. Hasta 5, pero kung kay isa, para subong. Uh-uh. Why, ganyan 1 ka kilo ng isaw ko. Kay wala stock. Why stock mo? Dapat mag-ano ka na, kuya, mag... manukan. Hehe. Ayun naman si Kwek-Kwek. Pinakuhan ko lang itong bata ko nga. Oo, hindi ko. Siya man gito nag-ano. Diba? Malinis po ang tindahan ni Kuya, meron pong washing of hands, and ayan po, dyan po located sa Caldos na building po sa Avocado Street, Isulan, Sultan Kudarat. Malapad din po ang parking dyan. Ayan, so hindi po mahirap na bumili dyan. Nung dumating na nga sa bahay ay takam na ako kainin yung barbecue, yung street foods natin, and pinaghanda ko na din po si Zoe ng kanyang food. So, paborito niyo din ba ang street foods? Ako, super. Suking-suki po ako doon kila Kuya. Dati po, yung dating pwesto nila, along the way pa lang po yun, ay ginagawa ko po yung drive-thru. Like, pag makita ko po yung anak niya, magsabi po ako, oh, 100 na isaw, mga ganun lang po. And then, hinahatid na po sa car. Ginagawa ko pong drive-thru para hindi na po ako bumaba. So, yan po yung paborito kong leeg na 15 pesos lang. And yung apat na drumstick ni Zoe. So, hindi naman po ako nakukonsen siyang pakainin si Zoe ng mga street foods dahil nakita ko naman po na malinis. At hindi naman po sumasakit yung tiyan namin dyan. So, ayan. So, nag-street foods mukbang na po kami ni Zoe. Since hindi naman po siya kumakain ng Ruben or Isaw, and takot din po ako baka sumakit ang tiyan niya, so nilagyan ko na lang po siya ng apat na drumstick sa mainit na rice. And ako naman po ay pumunta po sa aming garden para doon po kumain at magmukbang ng street food isaw. So, yun po ang story ni Kuya. Si Kuya po ay may anak yan siya at nag-aaral po. Pag wala po ang kanyang anak, ay siya lang po mag-isang nagluluto doon. So, sabi ko po kay Kuya, balang araw ay magbubunga din po ang kanyang pagsisikap and magiging CEO na siya ng kanyang sariling kumpanya. O, diba? Hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Mangarap lang tayo ng mangarap. Actually nga, CEO na nga si Kuya ng kanyang tindahan. So, kain po tayo, guys. And if may mag-chance po kayo, bumili po kayo doon kay Kuya sa kanyang tindahan. Thank you so much po. Kain po tayo. Bye! Thank you for watching! Please watch our other videos, please. Subscribe!